Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngakap, minamahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos natin sa isa pa namang taon ng pagsamba, marapat lamang ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesus Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesus na siyang dahilan ng lahat, naihango ang buong sangkatauhan tungo sa kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo kapatid, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoon Diyos, hari ng langit, Diyos ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na luklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang sa Kristo ang katastaasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamahal at hari ng sanlibutan, inuob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang pinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti't masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas pagkatapos malubig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Poon natin, paghahari kanyang angkin. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahon yon, magtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kariyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagugutom at aming pinakain, unauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakaabang pinakahamak na mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasapoy na di mamatay.
na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ang tulong ang pinakamahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Tayo ay nasa huling linggo ng ating kalendaryo sa pagdiriwang ng banal na misa at ngayon ay ating dakilang kapistahan kay Kristong Hari o Kristo Rey, ang hari ng buong sanglilikha at sanlibutan. At dahil dito, isa pong marayang araw ito, pero kinakailangan po natin na ating tingnan ano ang pagiging hari. Una sa lahat, ang pagiging hari, ayon pa sa mga pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 34, versiyo 11 hanggang 17, ay ito ay parang isang lingkod na nagbabantay o pastol. Kaya nga ang ating Salmo 22 ay sinasabi sa versikulo 1, Salmo 22, ang pastol ko ay Panginoong Diyos, hindi ako nagdarahok. Ang pastol po na ginagamit dito ay salitang ruweh. At ang ruweh, ang ibig sabihin dito, tunay na bantay na siyang tunay na ngalaga sa kanyang mga tupa na binabantayan. Ang mga tupa ay ang mga tao. Pero nangangailangan sila ng pagliligtas. Kaya po sa ating parang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo taga Corinto, Kapitulo 15, verso 20 hanggang 28, ang ating Panginoong Hesus bilang siya ang ating pastol, siya rin ang ating tagapagligtas. At ang niligtas tayo pong lahat sapagkat dumating ang kamatayan dahil sa pagsuway ng tao sa pamamagitan ni Adan. Pero dumating din na ang anak ng tao, ang ating Mesiyas, na tunay na Diyos at tunay na tao, ay dumating upang ibigay sa atin ang pagkabuhay muli. Kaya siya ang Panginoon ng pagkabuhay muli at tayo naligtas at magkaroon ng tinatawag na anastasis o pagkabuhay muli sa panibagong buhay. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 46, ang hari ay ganun din, ay parang pastol din, na kung saan ay kanya pong hinati ang lahat ng tao na sa kaliwa at sa kanan gaya ng paghati ng tupa at ng kambing. Nang lahat ng mga gumagawa ng mabuti at tumatalima sa kalooban ng Diyos dahil kanila pong pinakain ang nagugutom, pinainom ang mga nauhaw, dinamitan ang mga walang damit, ang mga may sakit ay inalagaan, ang mga bilanggo ay dinalaw at ang mga dayuhan ay pinatuloy. Ang ibig sabihin dito, ang paggawa ng mabuti ay siyang makapaghatid ng tunay na kaligtasan. Samantala, yung mga walang ginagawa at hindi nagmalasakit sa kapwa, sila'y parusahan sa apoy na walang hanggan. Pero sinasabi ng ating Panginoon na sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verso 46, na ang mga matuwid, dahil sila'y gumawa ng mabuti, tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi po tinitingnan ng ating Panginoon ilan pong mga lobina, magkano po ang ating binigay na donasyon, o dili kaya ganito ang ating
dakilang ginagawa ang hinihingi ng Panginoon. Magkaroon tayo ng malasakit sa mga kapwa nating mga hamak lang, mga maliliit na sa laylayan ng lipunan, mga dukha, o kaya walang tinig sa sambayanan na ito ay presensya ng Diyos. At kung tayo gumagawa ng mabuti sa kanila, gumagawa tayo ng kabutihan sa Diyos. Ang sinasabi dito ng ating Panginoon, ang kanyang paghahari ay ang paghahari na ang lahat ay gagawa ng mabuti. Magtayo ng isang panibagong lipunan na nababatay sa pag-ibig at pagmamahalan na kung saan may malasakit sa isa't isa. At tayo ay magkaroon ng isang panibagong kultura, ang kultura ng habag, awa at tunay na pag-unawa upang ang lahat ay hindi mawalan, bagkus ang lahat ay mapagbigyan at lahat maging bahagi ng panibagong lipunan na magkaroon ng buhay na hanggan. At dahil dito, ito ay isang pag-uugnay sa atin ng malaliman sa Panginoon na nagmamahal sa atin, na pinapahayag din natin ng lahat nating ginagawa ay ginagawa natin dahil sa pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. At madalit sabi, ang tunay na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo na hari ng lahat ng sangkinagpan ay paghahari ng pag-ibig na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, minating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanausarunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muli, lumakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukoms ng buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus ang hari ng sanlibutan sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat kailangan ating itugon, O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala at nagbubuklod sa kanyang mga kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalulong sa droga at iba pang masamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kaluwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
Manalangin tayo. O Hari na Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, dakilang Ama, upang mamuhay kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari sa pamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa. Hiling namin ito sa magitan Hesus Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay ng katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo pati daw pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, si kapagpasundo ng sangkatawan, niluhog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan, hinirang mong nagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng Sanlibutan, pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmakailanman sa paghahain ginampanan niya sa cross. Siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang marapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinatian ng iyong kananloob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisan mga nasisiyawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumunyay sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at pagkabuhay ng anak, kahit nalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat. Dahil may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa na Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Robinson, ni Rinso Riz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal. Ang buhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pita ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabili ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sumpahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoong Jesucristo, Hari ng sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na naghahari sa buong kalangitan, purihin ka kailan pa man. Kordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan, maawa ka sa mundong ganap. Ang kasamaan at ligalig ng kahit
karapat, kami ay iyong kalugdan. Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-ahari sa buong kalangitan, purihin ka makapangyarihan, maging unos, kulog at hidlat tumatahan. Purihin ka sa iyong kabanalan, kadakilaan at kaluwalhatian. Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, kami ay sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw na nag-ahari sa buong kalangitan, purihin ka kailanpaman. Announcement for Paris-wide Advent Recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan sa ating first Paris-wide Advent Recollection Series sa darating na November 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang debosyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo sa 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat na banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapantay sa karingan sa langit magpakailanman pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa Sanlibutan. Sa pagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paghandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw magsilod po. Magsilod po ang lahat. Jesus, mahal na poon, ikaw manubos ng Sanlibutan, kami iyong iyo, magpakailanman. Nais namin kami papasukin mo para manahan sa iyong kamalmahalang puso. Mawing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumakilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga lagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming
Nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo, may isip naman nilang magbalik sa iyo, maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan at sa mga pinagayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat ng pag-isahin mo kami sa panampalatay at katotohanan upang kami maging isang kawan mo at may isang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw niwa ng sangkatauhan. Purihin ang malmahalang puso ni Jesus na naligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpa sa walang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Magsitayo. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ipagisal natin ang ating minamahal na Yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng pagsilang sa igaling aming hiram na buhay. Kung kabang loob po kaming nalangin at kaming namakaawang kalugdano po ang mga kaluluwa sa mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng kuwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan ka rin man ang gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kina sa loob at sa labas, at naiugnay sa iba't ibang social media platform na kuspos ng iba't ibang paraan. Nawa inyong panalangin na ninggay ng Poong Isus na sa rin ang salamat sa lahat ng nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Isus na sa rin ang salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain lagi kayo ng Poong Isus na sa rin. Ngayon ay dakilang kapistahan ni Kristong Hari ng Sanlibutan at Kalawakan. Naway maging hari ang Diyos sa bawat puso natin. Ngayon po, busbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, niyagbasan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan, may itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sumitan ng bilisyon ito na may maala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng apayan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Viva! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati namin.